Ang problema ni customer, masyado daw mainit itong makina niya. Naramdam niya daw yung init dito sa hood, pero hindi naman siya overheat. Kaya ang sabi ko sa kanya, i-drain lang yan tapos lagyan ng coolant. Ang masakit nito mga boss, nang tinanggal ko itong drain plug niya, tapos tinanggal ko itong takip ng radiator, eh grabe naman pala yung dumi ng tubig nito. Umapot na yung tubig niya dahil sa kalawang. Pati kulay ng tubig, kulay kalawang na rin. Eh pag ganito, iinit nga talaga makina nito. Mabuti nga hindi siya nag-overheat. Tingnan nyo naman yung tubig na lumabas dito sa radiator. Grabe yung kalawang, kaya hindi nakakapagtaka kung hindi normal yung init ng makina mo. Ang ginawa ko dyan mga boss, nang wala nang tumutulong tubig dito sa radiator niya, nilagyan ko siya ng hose tapos binuksan ko yung gripo. Tsaka ako pinaandar itong makina, tapos hinayaan ko dire-diretso yung tapon ng tubig dito sa radiator. Hanggang sa ang lumabas sa tubig dito sa radiator is malinis na. O diba, malinis na yung tubig na lumalabas dito sa radiator. Pag ganyan, pwede mo nang tanggalin itong hose. Pero patayin mo yung tubig sa gripo. Baka naman malaki na yung bayaran mo sa nawasan yan. O ilagay ko na nga itong drain plug niya. Ang posisyon ng drain plug nito mga boss, pag nakaharap ka sa sasakyan, nasa gawing kanan lang siya ng radiator mo sa ilalim. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo sa drain plug. Alam niyo mga boss, iniksian ko na lang itong video para hindi kayo mainip. Dahil ang gusto ko, mapaalalahanan kayo na dapat updated din kayo dito sa tubig ng radiator nyo. Na minsan pag tinanggal nyo itong radiator cap nya, naakala nyo na malinis pa itong tubig dito sa radiator, pero hindi nyo alam sa ilalim, puro kalawang na yan. Gaya ng nangyari kay customer na sa tingin niya malinis pa itong tubig niya sa radiator. Yun naman pala, grabe na yung kalawang dito sa loob ng radiator niya. Kaya ang naging pakiramdam niya sa makina is grabe nga mag-init, kahit na hindi naman daw overheat. Kaya mga boss, maging paalala ito sa inyo kung marunong naman kayo mag-drain ng tubig sa radiator. Tapos ang pakiramdam nyo dito sa sasakyan nyo, hindi normal yung init ng makina niya, eh kaya nyo nang gawin yan. At kung ganitong klase naman yung sasakyan nyo, o di meron na kayong basihan, gayahin nyo na lang kung paano ko ginawa. Kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo para mag-drain lang ng tubig dito sa radiator, kahit sa pinakasimpleng pag-drain, pwede naman. Kung kabisado nyo yung position ng drain plug, tanggalin nyo lang, tapos ubusin mo lang yung tumutulong tubig dito sa radiator. Pag wala nang tumutulo, ibalik mo yung drain plug, tsaka mo lagyan muna ng tubig dito sa radiator, punuin mo yan. Tsaka mo paandarin ng 10 minutes, para bang nagpa-flushing ka lang, na after 10 minutes, patayin mo yung makina, tapos i-drain mo ulit yung tubig sa radiator. Pag wala nang tumutulo, ibalik mo yung drain plug, lagyan mo na siya ng coolant. Tsaka mo ngayon, start itong makina. At dahil sa mag-o-open pa yung thermostat niyan, magbabawas ng coolant yan, kaya ang gagawin mo, dagdagan mo lang. Gaya ng ginawa ko. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!